Ama Mirna. Ayan, si Ama Mirna po ay ating isinalin po. Kasali dito. Good morning! Ito po muli ako para magbigay po ng konting reaction sa inyo. Pero bago ako mag-umpisa, nais kong pasalamatan muna si Kuya Val Santos Matubang at si Kalinga Prab. Dahil po sa kanila, tayo po ay malaya nakakapagbigay o nakakapag-reaction sa mga videos na kanilang mga ginagawa. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa kanila, pakisubscribe po Val Santos Matubang at Kalinga Prab. Salamat po! Ang bibigyan ko ng reaction ngayon ay itong tungkol kay Reyna at kay Ate Roda. Sa mga hindi pa po nakakakilala o nakakalam kung sino po si Reyna at sino po si Ate Roda, ay magbigay lang ako ng konting background na si Reyna po ay may sakit po na hindi po kaano-ano o hindi po kamag-anak ni Ate Roda, kundi inaalagaan lang po siya ni Ate Roda. Si Ate Roda nga ay may kagustuhan din na alagaan si Reyna dahil sa kanyang kalagayan na pabalik-balik na lang yung kanyang sakit. At nangangailangan niya si Reyna ng kalinga o pag-aaruga ng isang ina. Kaya yon, pinunan yun ni Ate Roda. Siya ang nag-alaga kay Reyna para sa ganon magkaroon ng kagalingan si Reyna mula sa kanyang sakit na hindi natin alam kung ano po ba yung sakit niya. Yung panginginig, ganyan, yung nawawala ng malay, naninigas. At isa pa, yung pagiging isip bata niya ay hindi nag-i-improve ng gusto. Basta si Reyna ay nangangailangan talaga ng, ano, ng pagkalinga dahil yung kasama niya sa bahay ay ang kanyang lolo at mga tiyuhin lamang. Kaya si Reyna ay nangangailangan ng pag-aalaga ng isang babae o pag-aalaga ng isang ina. Kaya yun nga, pinunan yun ni Ate Roda. Siya ang nag-alaga, mga ilang buwan na rin siguro yun. Siguro umabot na ng isang taon, ano? Pero makita naman natin kung ano yung resulta ng kalagayan ni Reyna sa ngayon kung ikukumpara mo noon. Malaki ang pagbabago talaga ni Reyna. Nakakausap na siya ng maayos, sumasagot na siya ng maayos kasi si Reyna sa ngayon nag-aaral din. Biruin mo, nasa private school pa siya ngayon. In-enroll siya sa isang private school para sa ganun matutukan din siya. Kaya makikita mo talaga yung improvement ni Reyna sa ngayon. Nung dinalaw nga ng kalingap sa Ate Roda ay ayun, naging emotional si Ate Roda. Napaiyak siya sa pagkikwento kung ano ba yung improvement na nangyari kay Reyna. Pag tinitingnan ko si Reyna, naiiyak ako. Paano? Kasi hindi siya dadating sa ganyan. Grabe. Galing-galing naman. Malayo-malayo na siya sa dati. Malayo-malayo talaga, Ate, promise. Diba, tatanda mo dati nung pag binibisita ka namin dito, parang sabi mo, parang napapagod ka na din. Siyempre, sobrang hirap. Kasi si... Nangangapa ako. Sipin niyo, mga kalingap si Ate Roda, wala naman siyang iniisip na ganito dati, pero bigla siya nagkaroon ng instant na anak. Grabe. Responsibilidad. Kasi, ano to eh, talagang hindi siya, kunyari, sa isang araw, ilang oras lang, magkasama po talaga sila 24/7 everyday. And, ayun, sipin niyo po, hindi sila magkadugo, pero tinuturing ni Ate Roda na talagang anak niya na si Ian. Ayun, malaking sakripisyo nga ang ginawa ni Ate Roda. Piruin mo, hindi niya yan kadugo ha. Pero dahil siya nasa paglingap nga, siyempre pagmamalasakit yung kanyang gagawin, pag-aaruga ang kanyang gagawin, ginampanan niya ang pagiging isang ina ni Reyna. Hindi biro yung kanyang, ano, yung kanyang sakripisyo na ginawa dyan. Kasi nandyan yung puyat, yung pagod. Ayan nga, saksi pa nga yan si, ano eh, si Juan TV. Dahil si Juan TV noon ay nandyan sa bahay na Ate Roda, dyan din siya tumutuloy noon. Kaya saksi niya kung ano yung ginawa o sakripisyo ni Ate Roda kay Reyna. Sipin niyo po, hindi sila magkadugo, pero tinuturing ni Ate Roda na talagang anak niya na si Reyna. Ano ba, Ate Roda, yung mga ano, yung hirap na na-experience mo sa pag-aalaga kay Reyna? Ako dapat talaga magpa-interview, Reyna talaga. Hirap, marami. Ayan, saksi si Juan. 3 months. Ayan, sa loob ng 3 months, kasama ko si Juan. Yung ano, pagod, puyat, ayan, kasi nung first 3 months niyan is ano, hindi talaga yan maayos ang tunog. May time na hanggang madaling araw nagti-trigger yan. Yung akala mo tapos na yung trigger mo, and then madaling araw uulit na naman yun. Siyempre kakabahan ako, baka anong mangyari, diba? Kasi nasa akin yan, nasa puder ko. Pero nakita naman po ninyo ano, na si Reyna ay ibang-iba na sa ngayon, hindi na katulad noon. Kung noon ay lutang ang kanyang isip, hindi mo makausap ng maayos, pero ngayon ay okay na si Reyna. Sumasagot,
nakikipagpalitan na rin ng kwento, ganon. Hindi kagaya nga noon na isang tanong, isang sagot, o kaya hindi mo pa nga marinig na sumagot noon eh. Bihira o madalang yung kanyang pagsasalita. Sa ngayon si Rina, maaliwala sa mukha, nagkikwento na. Malaking malaki talaga ang improvement na nangyari kay Rina sa ngayon. Ito si Ate Rona, napaiyak nga dahil hindi akalain na ganyan na ang kalagayan ni Rina. Dahil si Rina nung una pa ay hindi akalain na gagaling. Pero yun nga, tuloy pa rin ang kanyang pagtsatsaga, dinadala sa doktor, pinapacheck up, hanggang sa dumating ang punto na si Reyna at si Rhoda ay gagraduate na. Gagraduate saan? Ito, baka by June, ipag-pray natin na makagraduate kami. Nag-graduate kami sa doktor. Ay, grabe. So, yung gamot niya kasi is, minintin lang muna ng doktor, and then, hinabaan niya yung check-up. So, ang balik namin ay by March na. Kasi okay na siyang kausap yun. March na. So, hindi na kami magmamonthly. Okay. March na. And then, sana by June. Sana natin. Magandang balita yun natin. So, by June, sana yung nakagraduate kami. Or kung ano, isa na lang ang gamot. Yung mga ganun. Basta maganda naman kasi yung resulta eh. Kasi nakakasagot siya kasi kay doktor. Pag kinausap siya, ano yung sagot niya? Malinaw. Tama naman yung sagot niya sa mga tanong. Ayun, gagraduate na sa pag-inom ng gamot. Gagraduate na sa pagpila, doon sa pagpapacheck up sa kanya. Dahil yun nga, pag pinacheck up si Reyna, eh kailangan mong pumila. Naabot sila ng hapon, naabot sila ng gabi, para lang mapacheck up si Reyna. Paminsan-minsan na lang yung pagpunta nila sa doktor, hindi na yung kagaya noon na once a month. Ngayon ay hindi na ganun. Binawasan na. At hindi lang yun ha, pati yung gamot niya na iniinom ay binawasan na. Ngayon, nabawasan na. Isa na nga lang yata yung kanyang iinomin na gamot. O diba, gagraduate na sila sa sakripisyong ginawa nila. Napaiyak sa Ate Rhoda dahil ngayon nga, hindi niya kalain nga na si Reyna ay gagaling. Isang achievement niya na para kay Ate Rhoda. Biruin mo, hindi naman siya ang tunay na nanay, pero siya ang nag-aalaga. Kung dati nga ay hindi niya naiiwanan, kailangan laging binabantayan, pero ngayon ay naiiwanan na si Reyna. Iiwanan ko na siya. Dati hindi ako nakakapag-scout. Siya nga, Ate, yung ngayon nakakapag-scout dati. Ngayon nakakaalis na ako, nakakapag-scout ako, naiiwanan ko na siya. At saka naiintindihan niya na nagbablog ako. Pag tinanong mo, asan si mama mo, nagbablog, sabi niya. Tapos, alam din niya na ano na kapag may pasok sa school siya, kapag walang pasok, pwede siya sumama sa akin. At napansin ko ate kanina, alam niya na yung araw. Alam niya walang pasok. Dati kasi wala siyang alam yan. Yung awareness niya, ayan na. Ayun, masaya ang lahat. Dahil alam naman natin na si Reyna ay minahal ng publiko, minahal ng viewers at marami talaga ang nagmamahal kay Reyna. Kahit ganyan ang kanyang kalagayan, ay patuloy pa rin yung mga supporters niya. Kaya pasalamat tayo dahil may pagbabago na si Reyna sa ngayon. Sana tuloy-tuloy na yung kanyang paggaling hanggang sa lubusan na siya na talagang normal na yung kanyang kalagayan. Kabangan po natin yan sa mga susunod. Kaya tama po yung kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. O yun, pinagtiyagaan niya si Reyna na alagaan. Ito na ngayong resulta sa ngayon. Si Reyna ay okay. Si Reyna ay maayos na. Si Reyna ay nakakausap na at talaga nga naman. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye!